Latest updates po muna tayo ngayon. Ngayon, mga kaldab, ang unang pasok ng May. Kung matatandaan nyo, ngayon po natin sineselebrate ang birthday ni Baby Seb o ni Baby Teo, mga kaldab. Marami na naman magre-react sa akin nito. Nako, marami na naman ang mga insulto at mga asar na ito na naman ang Kulto Channel, na kung saan eh puro paasa lang daw po. I-remind ko lang po, ah, dito po sa channel ng Mr. Destiny, unahan ko na po kayo. Sa mga ayaw po ng update ko, okay lang po yan. Sa mga ayaw po ng mga sinasabi ko, pinapaliwanag ko, normal lang po yan. Bagamat yung iba hindi po alam ang buong kwento, ang buong istorya, na kung ikaw po isang Alden fanatics at main fanatics, alam mo yung pinupunto natin. Sabihin na natin na hindi ka na Aldab, pero makaka-relate at makaka-relate ka kapag sinasabi namin noong mga panahong May, di po ba? Dito rin po kasi na dulasihin yung Master Joey De Leon. Ito rin kasi yung panahon na alam nyo naman po na si Henyo Master Joey De Leon, yung tipo na nang bibisto. Te, totoo naman po eh, di po ba? Kung kay Pauling nga po, binisto niya, nabuntis ito. Ito yung panahon na marami siyang patutsada. Marami siyang mga sinasabi na kumbaga makahulugan at matalinghaga. Di po ba? Pero hindi ako namimilit, ha? Gaya ng sinasabi at pinapaliwanag ko. Dito po sa channel ni Mr. Destiny, wala po tayong pilitan. Bahala po kayo kung ano po yung sa palagay ninyo, kung ano po yung sa tingin po ninyo. Basta sa akin, binibigay ko lang at yung tipong papaisipin ko po kayo. Kasi kung titignan nyo, May 2018, ito yung panahon na kung saan na ospital si Main Polkerson. Alam ko, marami itong na sinasabi nga po raw na LBM lang. Di po ba? Na nakumpayin nga po ito sa St. Luke's Hospital na kung saan pinuntahan at sinamahan pa po talaga ito ni Richard Polkerson Jr. na inilipat naman po ito sa General Mendoza Hospital na kung saan ginamit nga po raw yung chopper. Pero bakit hindi ito naimbestigahan? Bakit walang reporter man lang na nagtangka napuntahan ang sinasabi nga pong General Hospital o Mendoza General Hospital dito po sa Bulacan? Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Pinapaliwanag ko lang po ito sa mga taong hindi po naiintindihan at masasabing fake news lang ako. Kung babalikan nyo, kung iimbestigahan nyo, napakarami simula po ng May o pagpasok po ng May. Walang eksaktong, kumbaga, makukuha kayo na detalye. Pero sa mga legit dabber cards mo, maririnig yan. Saan ka naman kasi makakita na LBM lang, eh inabot nga po ng isang linggo. Real talk, mga kaaldab. 1 week pong wala si Mengay sa 8 Bulaga. Marami pong nakakaalam nito, kahit po mga Alden fanatics at mga main fanatics, alam po nila to. Basta ito yung pumapasok na since 2015 hanggang 2019. Alam po nila yan. Pero bago nga po pala natin ituloy itong magandang update natin, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Remind ko lang po, ang sabi nga po ni Pia Guanyo at Ruby, dahan-dahan lang. Di po ba? Baka mabinat. At sinabihan siya ni Paolo na huwag masyadong magtatalon. Doon palang pansin nyo pagbalik ni Mengay sa 8 Bulaga, sa barangay. Hindi siya masyado nagagalaw, hindi siya masyado
masasabi natin na kumbaga yung tipong maliksi ng mga panahon na yon at pinagbabawalan po siya ng legit Taber cards. Doon pa lang po mapapaisip na po kayo. Doon pa lang masasabi nyo na parang may mali. Kasi LBM lang yung sinasabing sanhi ng pagkaka-hospital ni Mengay ng 1 week. Pero bakit mabibinat siya? Bakit sinabi ng legit Taber cards na mabibinat siya? Meron to, search nyo po sa YouTube yung sinasabi ko. Para lang alam po ninyo, para lang klaro. Kasi sabi ko nga po sa inyo, yung ebidensya at resibo, mga ka-Aldab, galing din po mismo sa mga legit Taber cards. Kaya lang, siyempre, hindi naman po talaga doon ang punto. Kumbaga, parang nagkakaroon lang sila ng, alam nyo na, yung pahabs lang, yung pahaging. Kasi bawal nga po talaga ng mga panahon na yun. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa mga ayaw kung, kumbaga, o galit na galit lagi sa akin. Hindi ko po kayo pinipilit. Kung 2022, 2021 ka, hindi mo ako naiintindihan. Malamang sabihin mo, talagang totoo ang Kulto Channel. Talagang totoong paasa lang itong si Mr. Destiny. Pero kung 2015 hanggang 2019, hindi na tayo, mag-iiba na yung sasabihin mo, mag-iiba na yung mga ipapaliwanag mo. Kasi alam ko, inabutan mo yan eh. Alam ko, alam mo yung kwentong yan. Di po ba? Para lang klaro. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Lalo na po sa mga taong, well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Ha? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.